Hello? 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 Hi! Hello? Hello? Hello po ba dyan? Hi! Malinaw ba? Hi! Ulit-ulit. Sino to? Kat po. Kat. Hi, Kat. Hello. Yeah. Hi. Ilan taong ka na? 25. Makapal kilay mo, manipis. Sakto lang. Sabi nila parang nagkikilay pero hindi naman. Hindi ka gaanong pawisin. Sakto lang din. Sakto lang din. I found out, mga kaibigan, na kapal ng kilay ay indicator kung pawisin ka o hindi. Yung mga tao manipis ng kilay, hindi gaanong pawisin yan. Ano yan eh? Structure ng body yan. Yung mga tao makapal ng kilay, di ba, sila yung pawisin. Wala nga lang biro. Ganun. Hindi ako sure, actually. Ano, magaling lang. Ano, wala lang sa lang pag-usapan. Wala sa akin ako. Ang doktor para masaharap ko dito. Dok, napaisip talaga ba yan? Dok, ko to ah. Hindi kasi ang kilay, tapalaw doon ang mata. Di ba? It diverts away the sweat. Di ba? So hindi ma... Bakit pa kilay ang pinag-uusapan ako? Si Dok kasi ang kulit eh. Anyways, ate, Kat, anong ginagawa sa buhay? Working student po. Anong course mo? IT. IT? Yes, IT, yes. Anong year ka na sa pag-aaral? Third year pa lang po. Third year, first sem. Third year, first sem. Anong trabaho mo kasabay ng iyong pag-aaral? Sa resto po. Resto? Ano ka doon sa resto? Putahe ka doon? Ano ka sa resto? Cashier. Ha? Cashier. Okay, nakakatuwa naman. Bakit ka nag-working student? Why did you decide? Pinaparal ako ng parents ko. Pero, yung may mga babies kasi ako. So, yung allowance, yung sahod ko, allowance nila. Babies? May anak ka na? Yes. Ilan na anak mo? Dalawa po. Kambal o mag... Hindi naman po. 7 at 4. Okay. So, you were 18, turning 18 when you got pregnant? Yes. Asan tatay ng mga bata? Wala rin po. If you don't mind me asking, iisa ang tatay ng dalawa? Hindi po. Alright. Tanong ko lang naman. Hindi po. Ano ang paglilingkod ko sa'yo, ate? Kasi I have this pinakang last na relationship ko. Oo. Oh. Pang nagugulan ako kasi one week na ako umalis sa kanila. Ano na? One week na po ako since nung umalis sa kanila. Okay. Itong nag-leave-in kayo nito? Opo. Nag-leave-in kayo nito? 10 months po. 10 months? Okay. Hindi ito yung tatay ng unang anak mo? Ano pangalawang anak mo? Hindi po. Iba pa? Ba't matagal na yung ano to, father ng pangalawang anak ko? Iba pa to. Kasi 4 years old na siya. Iba pa to, iba pa? Opo, iba. Ah. Bali sa province din po yung mga tatay, pero ayun nga, nandito na ako sa Manila ngayon. Okay, anyway. So yun nga, ano to, mas bata kasi sa akin, kaya parang hindi ko lang alam kung tama or what sinasabi nila, masyadong ano to, child, ay parang isip bata, ganun. Bakit ka umalis doon natin? Hindi na kasi kami nagkakasundo. Alright. Ano po, ang dami nung, na. Nung umalis ka doon natin, magkaaway kayo, nag-away kayo? Bali, ano to, sabihin natin, siguro 3 days ago, nag-aaway kami. Tapos, yun nga, parang napag-usapan na naaalis na ako, ganito, ganyan. Tapos, after the next days, parang okay naman, pero as in, parang cold pa rin, pero okay siya na, hindi na kami, pero hindi na kami masyadong nag-aaway. So, kumbaga, nag-impake ka ng damit, inaantay yung pigilan kanya. Hindi naman. Inaantay ko lang na ma-secure ko yung lilipatan ko. Okay. So nag-rent ka ng bahay sarili mo ngayon? Naki-share ako sa classmate ko po. Okay. Anyways. So what's your question? Iyan nga po kung tama ba yung yung ginawa ko kasi... Yung paglayo ko po, parang ako pa yung masama, ako pa yung mali, yung parang ganun. Asan nga pala yung mga anak mo? Nasa province po. Okay, so you are basically a, kumbaga single ka? Opo, parang ganun ako. Parili mo ang ano mo. Oh. Yes. Kat?
Iba, I hope, di ba, we are on the same page ngayong gabi, ha? Seryosong usapan to, ha? Opo. I want you to, ano, to, I want this to be instilled sa utak mo, okay? Yes. I may not have the chance to talk to you again soon. So I want this, I want you to listen very carefully. Yes. Okay, right. Iba kasi ang decision pag may anak ka na. Especially sa kalagayan mo. You have two kids at pinamag-iiba yung tatay, right? Yes. Tama? Okay. And I'd like to believe, ate, na kaya doble ka ngayon, ano, ang karir mo, ate, trabaho, tsaka pagiging estudyante, is because you want to get to a better place someday. Tama? Yes, tama. And you're doing this for the welfare of your kids, right? Opo. I'd like to assume, ha? Okay, yes. Tama? Yes. Tell me, ate, what kind of life do you want 5 years from now? 5 years from now, gusto ko yung ano to. Pang pageant, dating natin. Ano? Ito ko lang. What kind of life, ate, do you envision for yourself 5 years from now? Ano to, nasa stable relationship na, tapos may stable job. Tapos, although sabi natin hindi ko nakakasama yung mga anak ko, pero nagkatrabaho ako, tapos nakaka-provide ako ng enough para sa kanila. Nalulungkot ako. But your kids are not the center of your... of your life. You're supposed to be. Eh, paano po yun eh? Siyempre, ako lang po naman. Look, ate, I did not ask you what you need to do. I asked you, how do you envision yourself 5 years from now? Okay. Pwede mo naman ilibis sa sarili mo pangangarap, ate. Ba't kailangan pang pahirapan? Ang inaantay ko kasi marinig, ate, is that kapiling mo na yung mga anak mo. Right? Parang hindi yata kasama sa plano mo, mga anak mo. Kasi, I'm kasi asking... Hindi, para sa future din naman alone. Hindi, kasi ang unang mo sagot, ate, nasa stable ng relasyon. Hindi ka ba nauumay? Your first answer, ate, is self-centered pa rin. Look, I'd like to think, ate, na biktima ka lang ng dalawang lalaking pabaya. Pero gusto ko maniwala na if you've been a victim, ate, you are a willing victim. Okay. Sino ba priority mo? Lalaki, anak mo? Mga anak, siyempre. Ah, parang hindi naman. I don't believe you. No. I don't believe you. Bakit? O, trip ko lang, bakit? Bakit ba? Ha? No. Gusto ko eh. Diba? Let me ask you again, Adam. 5 years from now, how do you envision yourself? Pwedeng palitan na yung sagot. Okay, contestant number one, what is your answer? Ano to, stable job na lang para sa mga bata. Yun po. Tapos siyempre, ano... Silingit pa rin! Oo. Anyway, okay lang naman natin, buhay mo yan. Again, ano, kaya ko naman tinatanong natin, wala namang maling sagot, dahil sumaya lang ako. Kaya lang, ate, ganito, ano, hindi ko kasi alam kung anong papayo ko sa'yo, kasi hindi ko alam kung anong priority mo sa buhay. But siguro, I'll be very, very safe with my answer to you. Ate, panghawakan mo yung plano mo sa buhay. If you think your decisions today will affect yung possible outcome na gusto mo 5 years from now, don't do it. Gumalik ka sa pakikipag-living, ate, magagawa mo ba at matutupad yung pangarap mo para sa mga anak mo? Kung magkakasundo sana. Hindi, bigyan mo ako ng totoong sagot. Ate, nanggaling ka dun eh. Do you think this guy, ate, being in your life can help you out? Pursue your dreams? Para sa mga anak mo? Oo, kasi pinapag-uusapan naman namin. Well, nasa yan. Who am I to judge, ate, what you guys had? Diba? But then, on the other hand, diba kung talagang totoo yan, bakit ka umalis dun? At kung talagang mahal ka niya, bakit niya hinayang umalis ka? Tama? Oo. Ba't niya kaya umalis ka kung talagang mahal ka niya? Di ba? Oo. Kumakulukuhin natin. Alam ko na nag-i-impake ka ng damit. Inaano yung pigilan ka niya? Ganun. Tama, mali? Pangalawang beses. Hindi naman. Pero pangalawang beses ko na kasi. Huwag na lang. Iba na lang lukuhin mo. Huwag na ako. Malinaw yan. Di ba? Magiging baki ang damit o bigat o bagal kaya kaalis ang tenyo. Nalaan niyo makapigilan? Hindi makapigilan. Ayop ka.
Di ba? Magkakadlaki na malaki maleta, hindi mabuhat-buhat para bagal kayo alis. Nagpatid pa nga ako. O, di ba? Kung natin, I would like to believe that you love this guy. Tama? Oo. Being a guy, mahal ka ba ng lalaking to? I don't think so. Bakit? Eh, ano to? Sinasabi naman niya. Kasi nga... Ah, ganun ba? Pag sinabi, totoo na. Bala ka. Ang babaw naman. Ewan ko. Pero parang ganun. Bigyan mo ako ng background natin. Paano? Saan mo nakilala ng lalaking to? Through a friend. Classmate ko. Yung classmate mo, kilala siya? Oo. High school friends niya. Okay. High school classmate, bale. So, ito ba yung klase ng relasyon natin na nagkabiglaan lang at nagka-live-inan na ganun? Hindi po. Parang, kasi yung background po niya is galing din siya sa breakup that time. 8 years, so parang ganun nga, heartbroken. Pero 2 months ago na ata yun, 2 months ago since nung nag-break sila. Tapos yung pinakilala ako. Tapos, yun na, parang ang usapan namin, friends lang dati, hanggang siguro natutunan. Kasi nga, nung una kami nagsama, hindi kami parang wala kaming relasyon pa nung umuwi ako sa bahay nila. Pabalak. Bahala ka, no comment na lang. Ito yung mga klase ng impulse to, ate. Nagkabiglaan lang, nagkalimpinan. Tapos, pero siguro 4 months after kami magkasama sa bahay nila, doon na namin nilagyan ng label yung pagsasama namin. Walang yan, no? Nauna yung live-in bago yung label, no? Nag-sex na kayo ng ulit, gumigising kayo ng walang damit. Ano nga tayo ulit? Tama, di ba? Pero aware naman yung parents. Hindi ka ba nadala, ate? Dalawa na anak mo. Sorry, ha? I am not here. I'm not out to judge you, ate. But I am assuming, ate, na pag dalawa na yung panganay mo, mas magiging maingat ka na bilang babae. Pero hindi, parang mas lumandi ka pa. Naman. Gago. Tapokin kita ngayon. Hindi, siyempre. Shut the F up! Alam mo, yung klase ng ganyan ate, na pangatwira mo, mapunta ka sa pariwarang buhay. Shut up! You have forgotten ate, to at least bring back your dignity. Anak ng po. Sorry. Puto? Puto. How do you deal with that? For 4 months, magka-live-in kayo nang wala kayong matinong relasyon. Ano meron? Is that how you give away yourself? Hindi naman. Kasi you are not cheap, ate. Just so you know, you are a giveaway. Buti pa yung cheap, ate. Binabayaran kahit mura. Cheap lang. Ikaw, giveaway. Pinipilpigay, oy. May giveaway, oh. May figuring kami. Huwi nyo na, para maubos. Di ba, sabi niya agang ganyan? May advantage naman kasi nung yung pagtira ko doon. Kasi parang nailayo ako sa mga bisyo, ganun. I don't know, ate, if it's wise to say that. Yun lang yung iniisip ko dati. Ayun. Bale. Kasi if I tell you na, oo nga, no, di uulitin mo lang to. If I make you feel, ate, even a very remote possibility na tama yung ginawa mo, eh di uulitin mo lang to. Tama naman pala eh. Di hanap ka lang. Kasi ate, if you are just looking, ate, for a guy na bibigyan ka ng shelter at ilalawa sa mga bisyo, ate, na walang pagmamahal sa'yo, maraming ganyan lalaki. Gamitin ka lang. Tama? Okay, tama. Gamitin ka lang. Gano'n bumalik doon, hindi ka mahal na lalaki niya. Opo. Magtino ka na nga, di? Magtino na nga po. I don't believe you. Parang ako mo natin, be the woman natin that your kids can be proud of. Okay. I do not mean to insult you as a mom. But I question, ate, your love for your kids. They are not the center of your life right now.
Dalawa na panganay mo, ganyan ka pa rin? Anong balak mo gawin sa buhay? Ha? Oh. Landi ka na landi? Hindi. Hindi ba? Ito na mo. Tanda ba landi? Bang! Lahat ng mga chip! Burn! Pagod na ako. Lahat ng malande, burn! Masunog kayo lahat. Burn! Alright? Yes. Ate, mag-focus kayo. Ilang sem ka pa sa pag-aaral? Apat pa, dalawang taon pa. Yes. Focus ka muna, ate. Don't do anything, ate, that will deviate you from the dreams that you want to have, ate, or you want to accomplish 5 years down the line, okay? Yes. Alright? Yes. Salamat sa, ano, pagtawag. Thank you. Yung mga anak mo, ha? Ate? Yes. Maka yes ko na. Oo nga. Yung mga anak mo? Opo. Okay? Opo, Papa. Anong Papa? Papa Jack? Ay, nahuli lang. Yung mga anak mo, eh? Opo. Ano, opo, ano? Opo, Papa Jack. Yan. Thank you. Pasensya ka na kung malupit ako magpayo sa'yo kasi naiinis ako sa'yo, ha? Yeah. Diba, okay. Alam mo, sa dami ng pinagdaanan mo, yours, diba? Dapat, sobrang ano ka na, learned ka na. Tama? Opo. Tapos yung pag-aaral mo, okay? Yes. Okay. Salamat sa pagtawag, ha? Okay po. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.